Nandiyan si Brother Nopling, nakikita ko, kahit nasa malayo yan, dahan-dahan pong humahakbang. Kahit ang likod po niyan ay merong iniindang sakit. Pero sa paglapit niya dito, makakasumpong siya ng kaginhawahan. At sa ating commitment service, mga minamahal ko mga kapatid, salamat po sa mga kapatid na humahakbang papalapit ng papalapit dito. At meron pa tayong nakikita. Lahat po ng nariyan sa gate ay pumasok na dito. Last message mga kapatid sa araw na ito ng Sabat, sapagkat bukas po merong pinakamagandang message pa rin tayo sa commitment sa Sunday bago tayo mag-happy-happy. Amen? Kaya minsan lang mangyari ito, Nanay Norma, samantalahin na natin ang pagkakataon. Sapagkat sabi nga ng Roma 13:11, ito yamang ang nakikilala ang panahon na tayo'y magsigising sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan mula nang tayo'y magsisampalataya ng una. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malapit na. Ang araw ay malapit na. Iwaksin natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Okay, sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang napakagandang mensahe nitong dalawang magkatipan. Ito po ang ating magiging inspirasyon ngayon mga minamahal na itong dalawa po na ito ay habang sila'y tumatagal ay magiging isa na rin lalo't kapag ito po ay itinakda na ang kanilang kasal. Thank you.
Mga kapatid, maraming salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay nananatili sa ating retreat. Ako po ay natutuwa na tayo ay naging matatag at tayo ay nakapagpuri sa Panginoon. Ngayon po ay kanina ay gusto akin ho ang pinamilihan itong magandang dalhin ko sa inyo. Lalo na po na tayo ay mayroong kanya-kanyang mga gawain at paglilingkod. Pero napakahalaga po ng yung ating sambahyang ay yung pagsasama at yung ating mga anak ay forever. Yun po maganda, mga kapatid. So, lahat ng panukala natin, pampamilya, ay lagi hong pangmatagalan. Ako'y natutuwa dito sa mag-asawang ito. Talagang kayo'y forever na magkasamang palagi. Yan ang maganda eh. At hanggang kayo'y nagtagal ay kayo'y nag-retire sa gawain. Pero hindi nag-retire. Nag-retire sa papel. Pero sa paglilingkod, tuloy-tuloy pa rin. Ano ho, mga kapatid? Nagpalit lang ng gulong. Alam mo ba ninyo sa amin na mga manggagawa, meron ho diyang ang edad niya, 80 na, mas malakas pang magtrabaho sa mga kabataan. Ibig sabihin, mas tumatagal pang maglingkod kaysa mga kabataan. Meron ganun tayong manggagawa. Meron nung paglilingkod ay paputok-putok lamang. Pero meron naman nung talagang pangatawanan. Yung mga taga sa panahon. Ika nga, no? Eh nawala na si tatay, ano? Umuwi na siguro. Eh yun ay lakad na lakad. Alin yung malakas ang katawan mo? Kasi kaya ho, tumatagal yon. Lakad ng lakad. Mahalaga yung lakad ng lakad eh. Pero masama yung lakad na lakad na wala kang puntriya. Eh siya, meron ka mo nung ginagawa niya. Ha? Nagkakahon. Kita niyo yun? So mga kapatid, mas maganda ay yung ating paglilingkod kasama ang ating sambahayan, ating mga anak ay pangmatagalan. No? Ang sabi rito, a family that prays together in mission stays forever. Kinuha ko po yung ating program. Nung nakikita ko po, tinitingnan ko dito na sa bandang huli, ang sabi rito ay ano po, family, dito, building an effective ministry to the end. Gusto ko pong idiin ito sa ating mission sa family. Ibig sabihin, sa bandang huli, pag na-build natin maganda ang ating tahanan, sa ano po, ay tayo makakapaglingkod, magiging epektibo sa ministry. Tama po ba, Pastor? Magiging epektibo sa ministry. Ito ang dapat na maging pumasok sa isipan natin hanggang matapos itong ating retreat, no? Yan. Mas maganda daw po yung more prayer, more power. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Panginoon, muli po kaming tumatawag sa luklukan ng biyaya. Luklukan ng kapangyarihan at ng karunungan. Ngayong hapon, nais po namin purihin kayo sa paglubog ng araw. Muli po ninyo kami, Panginoong, bigyan ng another strength. Lakas ng pananampalataya at sigla at panibagong buhay sa gabing ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo. Ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumamin. In Jesus' name. Amen. Okay, sabi po dito sa Adventism, ito pong aking mga quotation. Galing po ito sa Adventist Home. Kasi ito about family. Next year, ito po yung ating Book of the Year. Book of the Year na ipamimigay po natin sa buong mundo. Itong about family. No? The family tie is the closest, the most tender and sacred of any on earth. Sabi dito, it was designed to be a blessing to mankind. Yung ating pamilya. Lalong-lalo na po kung ating pamilya po ay buo at ito po ay nagpapahayag ng atin pong ano ho, yung likas ng kabanalan ay nasa ating sambahayan. Ito po ay ano ho,
ay makakatulong sa atin bilang tayo'y mga anak ng Diyos. At ang sabi dito po sa aklat po ng Genesis chapter 2, verse 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang asawang, kanyang ama at kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa, sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Ito ay dinisign ng ating Panginoon ng pamilya. Banal ang pagka-design sa atin. Ang pamilya po natin, mga kapatid, ay banal. Kaya nga, mga kapatid, tayo humingi ng tawad. Marami tayong mga pagkakasala na nagagawa sa ating mga sambahayan. Marami tayong nagagawang pagkakamali sa ating asawa. Marami tayong nagagawang mali sa ating mga anak. Sapagkat itong design ng Panginoong ito ay banal, na hindi dapat itong madungisan. Mga kapatid, bago tayo lubos na magtahak po dito, muli kong gusto pong manalangin tayo, mga kapatid. Pumikit po tayo, mga kapatid. Lord, sa amin pong pag-aaral ngayong hapon, ipadama po niyo sa amin ang aming mga kakulangan, ang amin pong mga pagkakamali, sa amin pong mga anak, sa aming asawa, at sa buong sambahayan. Patuloy niyong iparealize sa amin ang kahalagahan at kabanalan ng iyong design na ginawa, at kayo ang nag-build ng isang tahanan upang maging epektibo sa paglilingkod sa inyo at paghahanda sa iyong malapit ng pagbabalik. O Panginoon, samantalang amin pong binabasa ito, tulungan niyo kaming makapukos ang aming diwa para sa inyo at ang kahalagahan ng pamilya. In Jesus' name, amen. Okay, mga kapatid, akin pong idinalangin muli kayo, dahil alam ko na ang Diablo ay gagawa. Marami siyang kaparaanan. At ang una pong sinisira ng kaaway ngayon, ay ang alin po? Pamilya. At kapag nawasak ang pamilya, mawawasak ang ano po? Iglesia. At kapag nawasak ang iglesia, wasak po ang pangangaral natin. So mga kapatid, mahalaga po yung tayo po'y maging buo, no? Ang sabi dito ay togetherness, no? Yung atin pong pagsasama. Sabi, at inyong sa mga anak natin, kailangan maging buo rin. Sabi, at inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak. Sabi po doon na yan, no? Buong sikap. Pinagsisikapan po ba natin mabuti ang mga pamamaraan? Alam niyo, mga kapatid, lalo na po yung mga maliliit na batang ganito, yan ho'y turuan na natin. Anong ituturo natin yan? Unang-una ho, kung mayroon ho tayo, paglaanan natin na sila'y basahan natin ng Bible story. Mahirap po kasi nagbabasa tayo ng Bible, hindi naman nila naiintindihan. Pagkatapos ho, ang ating sumbok sa bahay ay iisa lamang. Aawit ho tayo, nakatingala ho ganyan mga bata. Mga kapatid, pagtuunan natin ang atensyon ng ating mga anak, pagsikapan po natin sila'y bigyan natin ng panahon. Ang focus po natin ay ano, hindi lamang sa trabaho, kundi ang focus po natin ay ano po, sa ating mga anak. Ang sabi, pagsikapan natin, mga kapatid, ang inyong mga anak at inyong salitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Wala, mga kapatid. Habang naglalakad, nakaupo, ano pa? Habang ikaw, mga kapatid, ay ano po? Anong sabi dito? Nahihiga at bumabangon. Ayan ho, ang ating focus ay sa ating mga anak. Ang sabi niya, ituruan mo mga bata, kumusta ang ating mga anak, mga kapatid? Ang focus po na tayo'y maging banal sa harap ng Panginoon, ang ating mga anak ay makasama natin magpakailanman. Ang malungkot, mga kapatid, pastor, sa experience na mga may problema ngayong mga magulang, yung mga anak nila nung maliit pa, okay, nakakasama nila. Pero nung sila po ay lumaki na, may mga pamilya na iba na pananampalataya. Hindi na sila sumasamba, yung iba ho ay wala na. Meron ho bang ganyan, mga kapatid? Bakit, ano po ang dahilan? Yung solemnly, yung sacredness na tagubilin ng Diyos na dapat maranasan ng iglesia, hindi po natin nagagawa, mga kapatid.
Ito ay gustong idiin sa atin ngayong hapon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 na sabi, inyong ituro ng buong sikap sa inyong mga anak na inyong salitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabango. Mga kapatid, ang malaking problema natin ngayon, ang mga bata ay sa cellphone at sa computer, sa TV, yun po ang kanilang bago matulog. Tama, mali? Ang mga bata ho'y nakatutok sa TV. Pero ang tama, alisin mo ang TV, puwentuhan mo ng iyong bata, pagkatapos kausapin mo bago mahiga. Anong gagawin po bago mahiga? Pukwentuhan mo lang, anak, ano ka, ganyan, ganun po ba? Kwentuhan natin ang istorya tungkol sa kabanalan. Ano yon? Bedtime story. O di kaya yan ho, Bible story. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing ako kulpultor. Ito ho ay design ng Panginoon, ng ayun yung gawain natin ng mga libro. Pag makikita po niyo sulat ni Ellen G. White, ang atin pong mga anak ay turuan natin. Basahan natin ang mga kwento. Sapagkat pag sila po ay may edad na, hindi na magpapakwento yan, ay kwentuhan mo ko ng Bible story, saka mo kukwento ng Bible story, hindi nila kailangan yan. Bible na ang kailangan nila. Yun ang kukunay ko, hindi sila sanay magbasa. Mahirapan ho tayo. Iba ka iba pa ho makahikayat sa ating mga anak. Tayo ho ang hihikayat sa kanila. Magtuturo. Ngayon mga kapatid, maraming kaaway ho ay may paraan. May paraan ho para lilangin tayo sa ngayon. Kita ho ninyo ang mga bata, masta ninyo ang ating mga anak, mga kabataan. Pag sila po'y gumising, anong hawak nila? Anong hawak ho nila? Cellphone. Tinitingnan nila kung ano ang mensahe doon sa kanilang cellphone. Utusan ho niyo ngayon, paghugasin mo ng plato, napakahirap kung hugasan sila. Paghugasin niyo ng plato yung inyong mga anak, ang hirap. Tama, mali? Tama. Kita niyo, pagkakalakas. Naunahan pa ninyo ako sa akin sasabihin. Tama! Pagkakalakas ho ng pagkakasabi. Bakit po? Ang diablo, ginagamit po niya ang ano? TV. Ginagamit niya ang cellphone. Ginagamit niya ang ano? Mga Facebook at mga ano na yan, Messenger. Pero yun naman yung maganda, kaya lang, gagamitin din niya ng kaaway. Ngayon, mga kapatid, dapat itong kausapin natin ating mga anak sa worship din. Worship sa umaga, pagbangon, ano paraan? Abay, para kong maturuan natin, worship in the morning. Pag naglalakad po kayo, kakausapin nyo, akong ginagawa ko yan, kahit yung anak ko ay pastor na, tuwi kami naglalakbay, ang aming pinag-uusapan ay tungkol sa mga gawain, mga ganito. At pag-uwi, pag-worship, yun din po ang gagawin. Kaya mga kapatid, sa asawa, ganun din. Hindi lang sa bata. Bago kayo umalis, mag-uusap kayo. Hindi yung pagdating ng asawa ay kayo nanonood ng TV. Pag dumating ang asawa, patay ang TV. Salubungin ang asawa at kisan. Hindi lang pag Sabado. Kisan ka agad at ano, asikasuhin ang inyong asawa, mga kapatid. Asikasuhin ang inyong mga anak pag dumating. Huwag yung TV. Ang mga bata hindi po pala nakain, dapat ay bigyan natin ng attention. Ang ibig sabihin dito, bigyan natin ng attention ang ating asa-asawa. Sapagkat banal po ito, mga kapatid. Kung paano binanal ang institusyong, isa sa institusyong itinatag ng Panginoon ay alin po? Ang pag-aasawa. Ito na ang sinabi ni Brother, anong kwan? Ni kanina, yung sinasabi niyong institusyong itinatag ng Panginoon na banal. Ito po yun, ang pag-aasawa. Kaya ito'y banal, pag-ingatan natin. Magpakailanman, mga kapatid. Kaya, yan ang mga atensyon. Pagdating ng asawa, o kayo, kayo parehas may trabaho, sa halip na kayo manood ng TV, bigyan natin ng atensyon ang ating pamilya. O, mga kapatid, hindi ko sinabi huwag kayo manood ng TV, kaya lang yung TV gagamitin ng Diablo para huwag tayo makapag-usap. At ang mga kabata ho, nag-i-influensya, ay hindi tayo. Dapat tayo nag-i-influensya. Nag-i-influensya sa ating mga anak. Okay? Yan. You can receive the message that you are loved and there is a place of safety and security. Kapag ka tayo po'y ano, ang ating priority pamilya. Yan po tinatawag na priority, hindi po'y magbigay lang ng pera. Ang pagpa-priority ng pamilya, yan ho. Alam sa aking pag-aaral dito, ako'y natututo din. Hindi ibig sabihin perfect na ako. Pero sa pag-aaral ko na to, ay sabi ko, ang dami ko palang kulang. Dapat pala pagdating na pagdating ko, ang iisipin ko, alam nyo, kinukamisan ng misis ko, ang tauhan po na aking naasikaso ngayon ay nasa higit na higit sa libo.
1,000. Ang assignment ko po ay susun-susun. Every Sabat. Paano po pagdating po? Ang daming tawag. Nasa opisina na may mga problema. Tawag pa ng tawag sa, kahit nasa bahay na. Pero ngayon ho, alam nyo, sabi ko kay Mrs. A noon yun. Pero ngayon na yan po. Pag nandyan ay di ilagay na agad ng kwan, itago na at patayin. Ayun ho aking messenger, inilalagay ko no doon sa tago. At hindi nang hindi ko makita ang mensahe. Yun ho aking... Anong tawag yan? Facebook. Inilalagay ko na. Kung maaari lang, alisin ko na ako itong Facebook. Ah, bakit po gusto kong alisin na? Ang laki ng abala nito. Ang laki ng abala. Baka ako na lang bubuksan ito pagka yung panahon na. Ay, kaya lang, hindi natin pwede. Nandiyan ang mga mensahe. Nandiyan ang mga messages natin. Ay, kailangan po. Ang kailangan na lang, mga kapatid, maintindihan natin ang ating atensyon sa ating pamilya. Ang ating interest para sa ating mga anak. Mga kapatid, no? Ito ay makatutulong para sa security ng ating sambayan. Amen, mga kapatid. Yan ang maganda. Oh, ang sabi pa dito, that you are cared for and there is a place of warmth. That you are important in being accepted. It takes a hug to show affection. Mahalaga po yun. Kayo ho ba pagdating ng bahay, eh, yayakapin ninyo ang inyong mister? Nangyayari po ba ito? O pag ikinasa lamang, gagawin mo habang nabubuhay at hanggang kamatayan. Di ba? Forever ang ating pangako. Bagaman tayo nagkakamali, mga kapatid, pero hindi pa ho, it's not too late. Ito pa ang panahon. Kahit pang ating misis o ating mister may kapansanan, pagdating, yakapin natin, talikan natin siya, yun po'y nakagagaan ng kanyang pakiramdam at nami-maintain ang kanilang magandang intimate relationship. Hindi po nakukuha ang sa edad yan. Yun yung aking bianan. Ayan, nandiyan ang aking misis. Hanggang sa namatay po yun, magkakrus ang kamay. Aba, may edad na po sila. At pag naliligo, isipin yung ganun kaedad na ho yun. Pag naliligo, magkasabay. Naghihiludan yung matanda. Sabi ko, eh sana kami ni misis ganyan din. Ayan lang, kung misan, eh pag maliligo, ayaw magpasabay. Ba, may meron ganun. Kung misan, may nangyayaring ganun. So, hindi ka mauna. Baka may mangyari pa. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, napakaganda ng aking bianan na talagang gusto ko, ideal ho yun. At pag natutulog po yun, ay kami ho na doon ho yun eh. Yun ho, kapatid, may isa kaya hindi napapatulog sa gabi dahil sa araw ho siya natutulog sa gabi, gising. Ay, gising kayo. Ay, kaya dalawa ho tagapag-alaga. Eh, hindi ho tumagal eh. Pupuyatin ka eh. Sabi na ko, ito pinababaya, ay gising, igaan niya kayo. Ay, may edad na eh. Pero mga kapatid, yung mag-asawa magkaka-holding hands pag natutulog. Pag kumain at pumunta sa bukit, magkasama. Ayaw na maghihiwalay. Mga kapatid, ay napakaganda. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Ay, magkalayo yun. Kaya marami yung mga tukso ngayon. Kaya para maiwasan yan, ay lagi po kayong ano, magkasama at lagi magka-ano po yan. One accord lagi. Lagi magkabuklod. Kaya ko hanga sa iyo, Pastor. Ang asawa po ni Pastor ay aming sekretary sa inyo sa publishing. Pero ang asawa mo ngayon nag-resign. Tama ba? At nag-focus sa pamilya. Yan, ang tama. Hindi ang pera, susunod lamang yan eh. Pag yung mga anak mo malaki na, sasabihin ko po sa inyo, siya ang magbibigay ng ano, ligaya. Nakalagay din, hindi ko na lang inilagay, mahahaba tayo. Ang anak ang magpapaligaya sa atin pag naalagaan natin sila na maayos. Tama po ba, Brother Dalida? Sila ang magbibigay ng kasiyahan at magiging lakas ng ating baraso, mga kapatid. Kapag ang ating mga anak, ito ang Little Heaven, ang ating anak ay napalaki natin, magiging masagana at masaya ang isang lalaki na mayroong anak na napalaki niya na maganda. Di ba nakalaki na masabay bulyon? Isang bisik, isang panan, isang kalakasan kapag ang anak natin, naturuan natin na mabuti. Isipin niyo, marami ho dito. Yung akin na lang magulang, si Tatay Bin. Nandito pa ba ang tatay? Parang muna na yata. Ang Tatay Bin, kami ay isang mahirap na mahirap lamang. Ang mahirap na mahirap lang kami. Ang bahay namin ay sawali. Ha? Sawali. Ilan kami magkakapatid? Kami siyam. Hindi nakakahiyang sabihin yan. Pero sasabihin ko po sa inyo, yung ibang napalaki niya, yung ibang napagwan, ay ngayon, ang bahay niya, wala siyang gagawin kundi maglilinis. Di ba mga kapatid? At malakas ang kamas. Tuwa ang magulang. Bakit po? Meron kang anak na naturuan. Meron kang anak na naalagaan. Meron kang anak na naturuan, mga kapatid. Di ba mahalaga? Yung iba sa inyo, mga anak ninyo, si brother, may anak kayo pa sa manawin. Natulungan ninyo. Yung inyong mga anak, magaganda. Itong si doktor, ay may doktor ding anak. Ang ina, maroon pa sa Canada. Di po ba?
yung mga anak natin na palaki ay magiging blessing sa atin po yan pag tumanda na tayo. Kung hindi po natin naturo ay problema, matanda pa lang, may problema ka pa. Tama po ba? So mga kapatid, mahalaga ang pagtuturo at pagyakap sa mga anak. Ako ho ngayon, mas maraming yakap po ako ngayon kaysa noong ako'y bata pa yung aking mga anak. Di ba, mahal ko? Mas matindi ho ngayon dahil habang ako'y tumatagal nag-aaral ako, yung aking anak, mga binata at dalaga na, yun ang aking pinagayakapan ngayon. Talagang ba, araw-araw yakap. Bah, mga kapatid, ay nararamdaman ko eh. Pag niya'y nagsipag-asawa na at may mga pamilya na, naku, hindi ko na maipadadama ang aking pagmamahal. Yung togetherness, ika nga. Ay, doon ko po binubuhos ngayon. Habang malalakas pat wala pa silang mga asawa, pagkakataon nito, at ipadadama ko na kung ano man ang pagkukunan ko ito na pagkakataon, maibigay ko ang aking mga dapat maibigay sa kanila. Amen, mga kapatid? Yakapin natin ating mga anak. Ay, baka naman sabihin niya, kung kayo naman, alam mo niyo, pag hindi niyayakap ang mga anak, meron nung isang lalaki dyan, nag-addict. Siya po ay 24 years old. Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng counseling. Adi, pinanasis po yung addict. At siya na parang nagpapakaganyan. Nagpapakaganyan, brother. Alam mo niyo, sabi nung counselor, kailan mo nayakap ang iyong anak? Sabi niya, hindi ako sanay yumakap sa anak eh. Alam po ba ninyo, nung yakapin niya yung anak niya, sabi niya, yakapin niya. Nung yakapin niya ang kanyang anak, hindi mapigil ang kaiyak ng kanyang anak. Sabi niya, ngayon ko lang nadama na mahal ako ng aking ina. Mga kapatid, kung kailan may panahon, may pagkakataon, ganyan natin ibuo sa ating mga anak, ng ating pagmamahal. Amen, mga kapatid? Yan, ang kailangan natin. Kasi ako, napapaiyak na ako ah. So yan, kailangan natin ng family time. Yan ang hinahanap sa akin ng asawa ko, kaya ngayon, kami may family time. Alam niyo mga kapatid, hindi ko na ilalayo. Daman-daman natin yan. Kami may limang anak. Hindi po yung limang anak, yung dalawa, medyo kon pa yung lima. Kailangan mag-schedule tayo na sa kanilang trabaho na itong linggo ito sama-sama tayo at ang family time namin at ang aming date Sabado. Dadalo kami sa iglesia. Pastor, maghanda kayo. Mga anak ko yung nag-enroll sila ng ano, yung mga ganyan, nag-aaral ng mga ganyan. At saka yung ganyan, at sa pagtuturo, may ganyan, kanya-kanya. Pagdating doon, sabi ko, tayo'y maglilingkod sama-sama. At habang naman nagdadrive, at habang nakasakay, ay di kwento-kwento ito yung doktrinahan. Ganun po yun. At pagdating sa bahay, pusip, nakalikhalikan tayo lang. Di po ba, napakasarap ng ano, anong ating pagsasama. At ito po ay magiging little heaven. Ito tatlong langit, hindi natin na-discuss, mga kapatid, family time. Kailangan po natin yung tinatawag nating kakain kayo. Kaya kami yung misan, pag may pera, ay ang problema natin, nagbibigitarian. Nung hindi po ako nagbibigitarian, dinadala ko sila doon sa Maguidyo ko. Paminsan-minsan ay sa Kwan. Yung Jollibee, lumang ang Jollibee. Kuha ko mo, ito sa medyo street side na maganda-ganda. Dadalhin mo siya doon. O kaya, hingan mo sila. O kapatid, anak, ikaw, magbigay ka sa akin ng 1,000. Ikaw naman 1,000. Ikaw 1,000, ako 1,000. Di 4,000. Di busog na ho sila doon. Tama po ba? Bakit naman ikaw lahat ang gagawa sa sila may trabaho? Ay, hingan mo sila. Ikaw lang ang programmer. Ikaw ang gagawa ng program. Ikaw ang commander. Oh, dito kayo. Bigay kayo. Oh, yun tipo ba? Pero pag hindi mo hayaan ka ng kanya-kanya yan, hindi magbibigay yan. Meron na silang kanya-kanya mga programa eh. Pero mag-program ka, anak. Doon tayo. Ay, ganyan-ganyan. Pag natuto yan, masaya lang ang pamilya. Di ba? Oh, ngayon. Pag gusto nila, mag-invite ng kasama. Pwede rin kung pamisa-misa. So, family day. Yan, mga kapatid. Ano pa? To build strong relationship, ito yung ating gagawin, mga kapatid, yung dinner time. Sa ngayon po sa statistic, mahalaga po yung kayo kakain. Sapagkat ito daw po ang unong kahinaan ng tao. Tiyan. Pag yan ay binusog mo, ang mga bata, kahit masama loob niyan, dati, salamat. Ang sarap ng kain. Gusto ko sa Jollibee. Pero Jollibee ngayon, magkakasakit ka naman, mga kapatid. Mas maganda na ho eh. Punta kayo sa isang lugar, bulli kayo ng prutas o ano mga kwa na yung hindi magkakasakit, dalahin nyo sila doon o di kaya pasyal kayo sa isang hindi naman maluho o kaya ay saan yung lugar? Yan! Napdalihin ninyo doon. O ay niisip nga namin, pumunta kami ng ibang bansa at pumunta kami doon sa isang lugar na pwedeng maano yung mga anak natin. Ay maganda yung banding na yun. At ang pag-uusapan ninyo, paano tayo makatutulong sa gawain? Ito ang programa natin. Madali mo mapasunod dahil masaya sila. At ito'y pagdating natin, tayo'y sasama sa Hope Impact. Bibili tayo ng mga babasahin. Yung anak ko, nangakon sa mga kapatiran, nanawagan, ay kulang yung ano, anong tawag dyan? Hope Impact. Nag-Hope Impact kami. Dalawang Hope Impact namin eh. Aba,
yung aking anak na kwan, daddy, bili ka ng ano, 300 na, anong tawag yan? Power of hope. Aba, hindi yung mga batay tinawagan niya. Binili naman ng miss ko, pinagbibigyan ng uniform. Aba, 6,700 pa kaya yung isang uniform. Pagkatapos uniform ng mga bata, ay di, taka yun. Aba, masarap. At yun namang isang anak kong isang pinagawang parang announcer ba? Para nag-i-interview sa communication. Ay, ngayon, nung Miyerkules, ipinalabas sa news live. Di ba? Ang mga bata. Dahil sila yung natuturuan natin anong gagawin, kung paano sila ating maigagather at matuturuan sila kung, ng mga bagay na sa paglilingkod. Playtime. Mahalaga yung playtime. Misan-misan kung yung anak mo na may nagbabasketball, ay magbasketball kayo. Oh, misan, kung marunong basketball, anong mga laro? O mag-swimming, anong mga pamamaraan? I-enjoy natin yan. Yan ang mga pamamaraan. I-programa natin. Okay, mga kapatid? Yan. Doing house ano course. Kailangan na ano po? Tayo'y doon sa bahay natin. Aba, iba ang maglilinis. Ikaw ay taga-ano. Ikaw ang bahala dito sa mga bakurang ito. Ito naman dito. Ikaw naman dito sa maghuhugas ng plato. Ito yung maliit-lipe. Kaya-kaya mong gawin yan. Ikaw naman sa CR. Ako ang bahala dito sa isang kwarto. Ito maglilinis dito. Ngayon linggo. Kanya-kanya kayo ng kwarto. Sabay-sabay. Di ba maganda ho yun? Ay pagka hindi ho, parusa ho sa anak niyo, lalaki ho ang braso ng inyong misis. Pagkatapos yan na nagluluto, yan ang lalay, yung inyong anak, tulog, kain, hindi ho mapaghugas ng plato, ay hindi ho maganda yan. Hindi magandang pagpapalaki yan, mga kapatid. At hindi rin magiging masaya ang pamilya nyo. Laging mainit ang ulo ng nanay. Hey, naman naman kayo, ang lalaki na ninyo. Sayang naman ang pinag-aral sa inyo. Hindi kayo marunong tumulong sa nanay nyo. Di po ba? Nangyayari po ba ito? Tama. Tawa ka rin, tawa. Oh, lakas ng tama. So, mga kapatid, kailangan natin ano po, pagtutulungan at pagsasamahan sa tahanan, mga anak na nakikinig. Dapat hindi na kayo magpasabi sa magulang nyo, tay nanay, maggawa tayo ng programang maganda. Dahil sa ating seminar na retreat, ito pala ang dapat. Ito'y pinag-aralan ng mga dalubasang kaunselor. No? Tingnan nyo ito. Yan. The more closely the members of the family are united in the work in the home, what? The more uplifting and helpful will be the influence the father and mother and sons and daughters will exert outside the home. Maganda ho ito, mga kapatid. Na tayo po, mga kapatid, nagkakaroon ng ano ho, banding. Nagkakaroon ng banding at ano po, na-uplift at nagkakaroon tulong at ang influensya lalabas sa labas. Magkakaroon tayo ng tinatawag nating building an effective ministry to the end, yung family. Nabibuild po yan. Nagsisimula yan sa ano po? Sa pagsasama ng mga ng pamilya. It takes a day to make a family happy in game. Di po ba may kanta niyan? So yan ang pagkayan ho'y ating naranasan. Tingnan po nyo ito. Ito sinusubukan namin eh. Vacation time. Diba? Vacation. Ito ho'y isang masama. Ito yung anak namin. Kulang pa ho yan. Ho, parang bulaklak. Pero malalaki na ho yan ngayon. Malalaki na. Yan ho ay kwan, maliliit-liit pa ho yan noon. Ayan ho. At pagkatapos, sasama natin sa Hope Impact. Hindi ho yung sasama tayo sa gawain, ang tatay lamang at ang nanay ang nasama. Yung mga anak hindi kasama. Isama po natin sila dahil sila ang susunod sa atin. No? Sila ang susunod sa atin. Tulungan natin silang magmisyon. Oh, mga kapatid. Kaya ho minsan ng mga bata isang naiiwan ang mga nanay at tatay narito. Mga kapatid, sila'y bahagi ng kabanalan ng pamilya natin. Bahagi sa training at misyon ng Panginoon ang buo nating pamilya. Amen, mga kapatid? Tingnan po ninyo ito. Yung mga kabataang naturuan ng kanilang magulang makibahagi sa gawain, ito'y Hope Impact. May Hope Impact ang CLC. Nandiyan yung pong anak ko. Picture-picture sila. Maalala ho nila yung paglaki. Ay ngayon na, ginagawa na nila. Sila na mismo nag-Hope Impact. Nung sila'y nasa maturity na. Sila na ang gumagawa nito. Nagagawa na sila ng programa. Okay, tingnan po nyo ito. Ito ho ay sa Brazil, na kahit ang ating mga anak hindi ho marunong mag-Bible study, hindi sila marunong mag-speaker o mag-sermon, hindi sila marunong mga ibang mga awit-awit, pero sila'y tinuruan na makibahagi sa pwede nilang magawa. Halimbawa po, yung pamimigay ng babasahin. Pastor, pang nabigyan natin ng babasahin ang bawat tahanan, yan po ayan ho, nakakasigurado tayo ng Holy Spirit gagawa sa kanila. Depende sa kanila kung tatanggapin nila o hindi. Ang importante, madala natin ang bawat tahanan. Ang ating pamilya, dahil nabuo tayo, lalabas sila, mamigay ng pabalita.
ay hindi lahat makakapag-media, Sir Sirwin. Hindi lahat makakapag-media. Hindi lahat makakapag-sa internet at makakapag-crusade. Paano mo magagawin sa gawain? Ang simpleng paraan, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon. Sabi doon, there are many places in which the voice of the minister cannot be heard. Places can be reached only through our publication. Maabot ng ating mga babasahin, ang ating mga anak, turuan natin mamigay ng mga babasahin. Kaya ho yung aking sasakyan, lagi ho yung may babasahin. Yung inyong mga anak na high school, mga anak, mamigay ng babasahin. At least, pamisa-misa, bumili sila ng power of hope. Mamigay sila. Tulungan natin sila. Ito, mamimigay kayo, anak. Oh, tingnan ninyo ito. Ito, gusto ko lang humakita natin. Ito yung saglit lang naman ito. Parang walang sound. Sir, walang sound dito. AUX Note. A true home video. You haven't seen yet. It's been 6 months since your life changed. We have seen this testimony, but you haven't seen it yet. Do you want to see this with me? Yes. A Saturday, and as usual. Itong mga kapatid ay isang lawyer na bigyan ng mga kabataan ng babasahin. Gusto ko lang magkaroon tayo ng realization na sa panahon natin ito, pwede nating magawa ng ating mga anak ay maturuan nating magmisyon. I saw something on the floor of my porch. At first, I thought it was a phone book. And that's when I approached, picked it up, and saw that it was a book. And because it was a book, I clearly understood that it was a gift. Because I am a lawyer and very passionate about books, I thought, who could have left this gift for me? So I picked up the book and I was shocked by the title, Living Hope. And at the time I was going through difficult days in my life. And then I posted on Facebook, that is now a routine in our lives, right? We post everything on Facebook. So I posted and went to bed. I read a few pages of the book and went to sleep. Then I posted it on Facebook, saying thanks to the person who made the effort to throw the book at my house, because my wall is very high. So I thought about a way to thank that person, because when they threw the book, they knew that book would make a difference in my life. The next day, because I don't normally stay all the time on Facebook, nearby lunchtime, my daughter came to me and said, Mother, did you notice that your post on Facebook has already 800 shares? And that scared me. Then I said, whoa, why this amount of shares in such a simple post? Because I like pushing people's opinion. And I normally post instigating things, you know, which attract people's attention. And I've never had a repercussion like that. So I opened my Facebook and saw that it was really close to 1,000 shares. There were a lot of people commenting. And it was then that one of my colleagues left a message justifying why I would have received the book in my house. And one of the things that really caught my attention when I started reading is that many of those teachings I already knew, but I had forgotten. I had forgotten. They were basic, essential teachings that maybe, you know, disappeared in my day-to-day just because of the lack of hope that hovered over my life. This is the most important thing, because there is no way of having hope just for us individualized, secure in our little room, in our little house, protected by our high walls. This hope will only be alive in my heart when I can share with other people. And that same flame that burns inside of me burns inside another people too. Do you know who sent this book to you? When I posted it on Facebook, that was the reason. Find out who sent it. You said thank you to the person. Yes, I said thank you very much. You know, Rio Branco, despite being a capital, is a small town. Right. I thought the moment I posted,
The person who sent it to me would appear. Would you like to meet him? Oh, certainly. Bruno, come here, Bruno. That's him. And also bring Ana Clara. Ana Clara is one of your friend's daughter, called Adriana. Both of them were on the street and delivered in your house. We hid her so you couldn't see her. Come on, give her a hug. Yeah, give her a hug. Both were the angels who delivered the book. Thank you, my dear. I've been in the church with her for days and I never imagined that. Thank you. Katia, I came from São Paulo. We traveled all night long. Mm-hmm. We will go back to São Paulo tomorrow. I'm not here only to introduce them. Mm-hmm. All the production team you see here, there are a lot of people behind the cameras. We've been praying for 1 week for you. We came here to invite you. You are already in our group. Mm-hmm. Our group, I mean, God's church. Mm-hmm. You said to me that you had no doubt about the teachings God's word has brought to you, right? And we want to use your story as an incentive for thousands, millions of people who don't know Jesus. And we would like to invite you and your family to definitely seal your faith. Amen. What do you think? Kapatid, ang ating pong mga anak, hindi pa huli ang lahat para sila po ay maturuan natin magamit sa gawain. Pwede po silang mamigay ng mga babasahin. Isama natin sila kung paano mag-ministry sa iba't ibang paraan. Mga kapatid, mahalaga po ang pagtuturo sa ating anak na sila ay maging missionary minded. Atin pong akayin sila. Palakasin po natin ang pananampalataya ng ating sambahayan. Gawin natin ang tahanan natin maging altar. Isipin natin na ang tahanan natin ay tahanan ng mga mananampalataya. Gawin natin itong bahay dalanginan ng ating tahanan. Pamilyang naghihintay. Pamilyang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Pamilyang handang maglingkod sa Panginoon. Pamilyang inaakay sa kabanalan. At pamilyang pag-asa ng sambayanan. Mga kapatid, if ever there was a time when every house should be a house of prayer, it is now. Kung meron mga kapatid pagkakataon at panahon ng ating tahanan ay maging bahay, dalangin na. It is now the time to start. It is not too late, mga kapatid, na gawin natin ang pinakamabuti sa ating tahanan. Mula ngayon ang ating mga anak, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, gawin natin ang ating tahanan banal at sambahay, ito'y bahay panalanginan ng mga banal. Gawin nating ugali, manalangin sa gabi, mag-worship sa gabi, sa umaga, at gawin nating isipin palagi kung paano ang ating sambahayan magiging epektibo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. The closer we are to God, the safer we are for Satan hates and fears and presence of God. Mga minamahal na mga kapatid, nais ko pong italaga muli ang ating buhay, ang ating sambahayan ng ating mga anak. We need to realize the sacredness of our family, na tayo mga kapatid ay magsama-sama, magkaisa, together forever, sa paglilingkod, pagtatalaga, sa pagpapakabanal, pagpuri sa ating Panginoon, sama-sama. Walang maiiwan. Ang ating dalangin ni Isay, walang mawawaglit sa ating mga anak sa pagbabalik ng ating Panginoon. Lagi natin niyang iniisip. Ang mga magulang, hindi sila nakatulog, umiiyak sila at sinasabi ng Panginoon, luubin ninyo ni isa sa amin, walang mawawaglit ang aming dalangin. Marahil ito rin ang inyong dalangin. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Let's do it.
let us pray together and to gather together yung ating pong mga anak. Na tayo po ay magtalaga sa ating Panginoon at magsama-sama upang tayo ay maging handa at magamit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O minamahal po namin Diyos, ipinadama po ninyo ang munting mensahe ngayong gabi na ang kabanalan ng iyong paglalang sa tahanan ay patuloy na mapanatili sa amin pong mga sambahayan. Gamitin niyo kami at bigyan niyo kami ng karunungan kung paano po namin pangangasiwa ng aming sambahayan. Mula sa aming mag-asawa, sa aming mga anak, itinatalaga po namin ngayong gabi ang buo po naming sambahayan. Maaaring kami po ay nagkulang sa maraming bagay sa nakalipas. Ngunit Panginoon, ngayong gabi, kahabagan ninyo kami. Tulungan ninyo kami. Kung meron man kaming hindi nagawa sa aming mga anak, na sila ngayon ay merong mga pamilya. Ngunit ang tanging dalangin namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan, ng iyong pagkamatay doon sa cross, ay didinggin ninyo ang amin pong malalim na pananalangin, ang aming pananampalataya. Ngunit ngayon ang mga anak na naririto, ang mga magulang na naririto, magtalaga kami at mapasakop sa inyo at magkaroon kami ng panibagong hakbang sa aming mga sambahayan. At kami, Panginoon, ay maging epektibo ninyong mga anak. Lord, tanggapin po ninyong aming panalangin sapagkat ito'y hinihiling po namin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Isang palakpak, palakpakan po natin si Pastor Freddy. At bukas po ay meron pa tayong last message. Sana po ay makabalik tayo alas 5 gaya ng ginawang devotional kaninang umaga. Napakaganda po. At pagkatapos noon, alas 5 na hanggang alas 6 yung ating pong devotional dito ay kakain sa umaga. Tuloy-tuloy po. 7 to 12, may mga games po na prepare si Brother Bert, ang isa sa ating mga kabataan na naganda po dito, mga couples, maglalaro, binata at dalaga, maglalaro po bukas. Brother Nel, huwag kang mawawala, no? Napakalaga ka, sapagkat ito po yung family bonding, no? Bukas mga kapatid, yung iba ay magsiswimming. Lahat ng may problema sa katawan, karamdaman, sa pamamagitan ng nature, tayo po ay gagaling. Amen? At maraming salamat po. So sa gabing ito ay kung merong gagawing mga social night, ay siguro mga magaga po. Alas 10 o alas 9 tapos na tayo. Kung merong gusto nyong magkaroon ng counseling, ay may mga problema, suliranin, pwede rin po, mag-request lamang kayo. Nandito si Pastor Freddy, ang inyong lingkod, lalo yung higit doon sa mga binata at dalaga na malapit ng magpakasal, ay kinakailangan po ng tinatawag nating marriage counseling. Ano po? Sapagkat may mga guidelines po tayo sa Seventh-day Adventist, lalo higit sa church, para maiwasan po yung mga hindi dapat. Kaya nung nakaraan po ay simpleng kasalan lang yung ginawa natin sa ugbot. Eh nagre-request yung mayroon pa daw ano, dapat ay yung parang kadina na nakalagay. Ay sabi ko ay wag na, simple lang. At ang mahalaga dito ay yung mensahe. Kaya ganun din sa atin sa church, sa garden wedding, sa mga hanggat maaari, mas maganda po ay magpakasal kayo sa church, no? Kaya yung mga nagpapakasal sa church, mga kapatid, ayon po ay nakatupad sa pamantayan. Siyempre, yung po yung mga wala pong advance. Pero si Pastor Bong po ay lahat pinapakitunguhan, no? Kahit Pastor Pede, kasi galing tayo sa CLC, sabi sa akin ni Pastor Bakdayan, pakitunguhan mo. Kaya yung mga nagsama na 5 years pataas ay ginagamitan ko ng Article 34. Kasi karamihan po yan mayor eh.
na nagkakasal. Pero si Pastor Bong, magkakasal din. Kahit mayroong mga laman antiyan, lobo antiyan, pinapakitungan pa rin ni Pastor Bong. Garden wedding. Ano po? Pero yung mga ayos pa, talagang virgin, ay sa church, gagawa natin ng magandang kanyan, programa. No? May coordinator yan. At maganda po sa church. Maganda rin sa garden wedding. Lahat ng saang lugar yan, ikinasal, basta kinasal kayo, sagrado yan, banal po yan. Ano po? Pero ang pinaka the best, si church. Okay? Yung po ay patalastas lamang. Pero nice kong sabihin, Brother Nel, dahil alam ko, malapit ka na magpakasal, magandang napapaalalahan na natin ang ating mga kabataan. Ano po? At ang magpapakasal lamang sa babae ay 18. Kasi may lumapit sa akin, 17, ay hindi ka pa pwede. Maghintay ka ng isang taon. Sa lalaki ay 21. Yan. Pag may 21 na kayo, pwede na kayong magpakasal. Okay, yun lamang ay patalastas. Ang mahalaga ngayon mga kapatid ay salamat kay Pastor Freddy. Nice ko pong tawagin si yung ating elder, si Brother Samson Galpo. Narito ba? Okay. Brother Samson, siya na ba ito si Brother Samson? Dahil, okay, nice ko pong tawagin si Brother Charney. Isa sa mga elder natin dito sa Bungabon. Bilang response po, bagaman bukas po ito ay bukas pa naman ang tapos nito, pero ay ano po ang kanya? Response sa mensahe natin. Pasasalamat. Okay. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang lecture na ito ay makatutulong sa aming mga may mga asawa at yun din po sa mga mag-aasawa pa, sa mga kabataan, kung atin po itong itatanim sa ating puso at isip ay malaki ang may tutulong nito sa atin. Salamat ng maraming marami at bukas ay patuloy pong makinig ng kanyang lecture. Kaya kung meron pa bukas sa devotional ay bumalik po tayo. Maaaring kami babalik bukas ng madaling araw ulit. Maglalakad lang kami buhat dyan sa amin sa apply, malapit na naman ay tuloy exercise na po yun. Kanina umaga naglakad po kami at talagang pagdating dito ay pawisan at pabalik ay magandang exercise mga kapatid. Maraming salamat, Pastor, sa inyong may bahay na narito. At sa lahat na naririto, ay purihin natin ang Panginoon at tayo ay nakiisa sa ating family spiritual. Later. Brother Pasamba. Okay, salamat po Sir Winelfred sa paglilingkod sa Media Ministry. Maraming salamat po. At salamat kay Dr. Jasper, talagang dito po ay hanggang gabi ay nakasama natin si Doktora sa lahat ng ating mga bisita na narito. Maraming salamat po mga kapatid. Pero ang pinakamaganda sa gabing ito, sa lahat ng mga narito, hindi na siguro ito uuwi, ano? Hindi na po uuwi, ano? Dahil tuloy-tuloy na tayo. Bukas, kung nagkapagdala kayo ng tent, yung mga hindi naka-experience kagabi na tumulog dito, napakaganda po ang karanasan yung mga natulog dito. Kaya ako po ay simula kagabi, narito ako. Kaya hanggang ngayong gabi ay dito tayo. Magdadalawang araw tayo, dalawang gabi tayo dito. Ano po? Mga kapatid, ngayong gabi ay pwede rin na magkaroon tayo ng mga social night ating mga kabataan. Kaya maring maikli lang, mga alas 10 lamang para hindi puya tayo. Maraming salamat po. Nandyan po si Brother Bert. Yan ang magpapalaro sa atin bukas. At mamayang social night din, marami rin mga inihanda ang ating mga kabataan. Maraming salamat po. At ang pagpapala ng Panginoon ay laging dumalawi sa atin.